Magandang araw mga tagigenyos! Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat Konsehal Beng at magandang araw po sa inyong lahat ngayong araw May 23, 2021. Ating tatalakayin ang Safe City Task Force Inspection for the implementation of Safety Seal Certification Program, Taguig City COVID-19 Concerns, how to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or Trace, at COVID-19 Case Update sa Lungsod ng Taguig. Safe City Task Force Inspection for Implementation of Safety Seal Certification Program. Bilang bahagi ng implementasyon ng lokal na pamahala ng Safety Seal Certification Program mula sa DOLE, DOH, DILG, DOT, DTI Joint Memorandum Circular No. 2101 Series of 2021, nagkaroon ng inspeksyon sa SM Oro Mall, Bonifacio Global City. Pinamunuan ng Safe City Task Force ang nasabing inspeksyon noong 21 ng Mayo 2021. Ang task force kasama ang ilang kawani mula sa Business Permits and Licensing Office, Local Building Office at Sanitation Office ay nagsagawa ng inspeksyon sa lahat ng food stall at retail establishment sa SM Ora, maging ang common facilities nito. Ginawa ito upang masiguro na ang bawat negosyo at establishmento ay sumusunod sa itinakdang minimum health standards at protocols ng pamahalaan. Ginagamit ang staysafe.ph app para sa contact tracing at kumukuha sila ng mga kinakailangang permit at accreditation mula sa pamahalaang lungsod at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang mga negosyong pasado sa naturang certification ay makakatanggap ng safety seal na tumatagal ng 6 na buwan, katibayan ito na sumusunod sa safety at health protocols laban sa COVID-19 ang isang negosyo o establishmento. Layon ng programang ito na mapanatag ang loob ng bawat consumer, Tagigenyo at stakeholder na ginagawa ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang lahat upang panatilihing ligtas ang lungsod habang responsabling binubuksan muli ang ekonomiya. Maaaring mag-apply ang mga negosyo for a safety seal sa safecity.taguiginfo.com/safetyseal. Para naman sa Taguig City COVID-19 Concerns, ang Taguig COVID-19 Hotline ay patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19. Maaaring tawagan ang mga sumusunod na numero. Telephone number 8789-3200 at 200 at mobile number 0966-419-4510. How to register to Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or Trace? Ang Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or Trace ay kabilang sa mga proyekto na inilunsad ng lokal na pamahalaang Taguig laban sa COVID-19. Ang proyektong ito ay isa sa mga paraan upang mas ligtas at mabilis na ma-access sa mga Tagigenyo ang mga importanteng impormasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan. Ito rin ay isang contact tracing app na ginagamit sa iba't ibang mga establishmento sa lungsod ng Taguig. Sa halip na manumanong puna ng mga contact tracing sheet, maaaring iskan ng mga gumagamit ang mga QR code ng mga establishmento at vice versa. Ang sistemang ito ay nag-aalok ng digital health declaration form, health status notification, digital QR code identification, at local at national COVID-19 updates. Ang TRACE ay magsisilbi rin ng medical database sa lahat ng pampublikong ospital sa lungsod. Ang inyong QR code ay gagamitin para madaling makita ang inyong medical records. Ang lungsod ay labis na hinihikayat ang lahat ng Tagigenyo na mag-register sa TRACE dahil ito ay isa sa mga requirements para makakuha ng schedule sa libreng bakuna. Para sa mga mas detalyadong paraan kung paano mag-register sa TRACE, panoorin po natin ito. Sinisigurado ng pamahalaang lungsod na ang bawat Tagigenyo ay mabibigyan ng proteksyon laban sa COVID-19. Kaya naman, lubos na hinihikayat ang bawat mamamayan para sa vaccine registration ng lungsod ng Taguig. Pero paano nga ba ang proseso para rito? I-secure ang iyong vaccine registration sa pamamagitan ng TRACE o ng Taguig Registry for Access and Citizen Engagement. Good news! Dahil libre lang ang pag-register dito.
Sa Trace mo makukuha ang iyong QR code na siyang makatutulong sa iyo sa pag-access sa iba't ibang serbisyo ng ating pamahalaang lungsod katulad ng libreng COVID-19 vaccine. Madali lamang ang mga hakbang para sa iyong vaccine registration. Una ay i-type sa browser ang URL na trace.tagig.gov.ph. Sunod naman ay pindutin ang register na nasa ibabang bahagi ng create an account na parte. Punan ang mga impormasyong kinakailangan. Tandaan na sinisigurado ng lungsod na ang mga detalyeng ilalagay ninyo ay mananatiling confidential. Pagkatapos ninyong masubmit, ay makukuha nyo na rin agad ang inyong QR code. Huwag kalimutang i-save ito sa inyong mga cellphone o kaya naman ay i-print. Matapos ang prosesong ito, ikaw ngayon ay rehistrado na para makatanggap ng COVID-19 vaccine sa ating lungsod. Hintayin na lamang ang iyong schedule sa pagpapabakuna. Makatatanggap ka ng notification sa contact information na nilagay mo nang ikaw ay nagparehistro. Pwede niyong makuha ang inyong vaccination schedule sa pamamagitan ng tawag, text message, email o kaya naman sa pagha-house to house ng ating mga kawani. Sinisigurado ng pamahalaang lungsod na tayo ay sumusunod sa prioritization list mula sa Department of Health. O di ba madali lang? Kaya register na! Para sa kaligtasan ng bawat isa ay ipinagbabawal ang walk-in sa mga vaccination centers. Kaya naman mahalaga ang pagkakaroon ng appointment mula sa iyong Trace registration. Maghintay sa mga karagdagang anunsyo patungkol sa appointment system na ipapatupad sa mga susunod na linggo. Ang pagpaparehistro para sa COVID-19 vaccine ay hindi lamang nakatutulong para sa iyong sarili, kung hindi para na rin sa ating komunidad. Para naman sa ating COVID-19 case updates, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit or CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of May 22, 2021. May banta pa rin po ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig. At patuloy po na pinapaalalahanan ng lahat na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito pa rin po ang ating dapat prioridad. Ugaling sumunod sa minimum health standards at safety protocols na pinatutupad ng lokal na pamahalaang Taguig. Isa na po rito ang COVID-19 precautions. Ang pagsusuot ng akmang face mask at face shield sa lahat ng oras. Pananatili ng 1 metro physical distancing, paghuhugas at pagdisinfect ng kamay at pag-iwas sa mga matatangong lugar. Ito ay makatutulong maprotektahan ng bawat isa sa nakakawang sakit. Para sa mga iba pang alituntunin at panuntunan mula sa lokal na pamahalaan, bisitahin ang Safe City Taguig Facebook page. Patuloy po ang lokal na pamahalaan sa pagsisikap nito laban sa COVID-19, kaya tayo nakapaglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa vaccines at libreng pagbabakuna ng mamamayang Taguig. Papatuloy niya ng rollout ng bakuna mula sa national government para sa mga health workers, senior citizens, at persons with comorbidities. Sinisiguro ng Taguig na handa ito mula sa pag-i-inbox sa ORCA cold chain solutions hanggang sa paghahatid nito sa mga vaccination centers. Makasisiguro rin na streamlined o maayos ang proseso ng pagbabakuna sa Taguig hanggang sa paghahatid nito sa mga vaccination centers. Kaya hinihikayat ang mga Taguigenyo na mag-register sa Taguig Registry for Access and Citizen Engagement or TRACE na ginagamit bilang contact tracing tool at gagamitong basihan sa pagbubakuna. Maaari makapag-rehistro sa trace.taguig.gov.ph. Hinihikayat ng lokal na pamahalaang pabakuna kapag available na ang mga procured vaccines upang mas maging ligtas ang ating lungsod at tuluyang makabangon mula sa pandemya nito. Ang lungsod ng Taguig po ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine or GCQ. Kaya ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahan ng sumunod sa alituntunin ng national at local government. Dito sa Taguig, patuloy po tayo magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayo magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Darwin Ikay. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website na www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.